ang sabi po ng Amiral ko, wala pa po. Sapagkat talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga taga-Amiral ko po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatweet yung Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina yung tungkol doon sa pagsusupply natin ng kuryente. Ang alam ko po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Yung captive market po ng Meralco, ito po yung halos buong Luzon. Tama po ba yun? Something like 75% of the market in this area. Around 70 po. Yes, sir. Talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco. Tama po? Yes, Mr. Chairman. Yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-least ng cost natin until and unless we are able to compare with something else, di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Nice lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, hindi po pare-pareho po, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin, no? Open market po at wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison, or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Wala po bang ibang bansa na nakarating ng ating bansa na hindi subsidized para doon natin ikumpara kung yung naibibigay nating kuryente was being done in the least cost possible manner? Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas mataas po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan, sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilito po kung susumahin ang mga factors considered sa pagdi-deliver po ng kuryente sa mga households, mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates, sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Ito po kasing Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA, na kung sinasabi po roon sa Section
Section 1, Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balik-balik na rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission, at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna na magkasanib yung tatlong aspeto na yon, ang pag-produce ng kuryente hanggang sa dumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga katwid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost, or in the least cost manner, at sabi rito, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin sa makakaya ng ating mga mamamayan. Hindi po kasi nangyayari ito eh. Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission, sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para to pa rin yung layunin ng batas na ito, yung DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi nating competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginawaan yung consumers. Kasi po, kung maraming magpa-participate, maraming mag-generate po ng kuryente, magiging resulta niyan, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad po, di ba? Para sa tingin ko, hindi sa competitive selection process. Parang punitive selection process. Kasi patuloy pong napaparusahan yung mga consumers. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Tama po ba yun? Hindi po yung premise. Parang kaya po natin ginawa ito, ang pinakalayunin, nakalagay naman po sa objective ng batas. Reliable and affordable energy to our people. Katulad po nung binabanggit dito sa batas na ito, meron siyang sinasabi na para sa ganun nga ay maibaba natin ang kuryente. Meron silang tinatawag na retail competition and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas na ito, Mr. Chair, at mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin, 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod. Dito, nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan na nangyari lamang po, kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Kumbaga, Mr. Chair, parang na-dramatize lalo. Eh sino naman po yung hindi mabibigla? Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ng mobility ng mga tao.
physical distancing, quarantine, lahat ng ito. At narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Naisip ko naman talagang tama naman yun at sa puso namin nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero sana wala sanang nangyaring parang magic doon sa pagitan ng pandemic na yun kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, parang skeletal force na lang ang pinanindiganan nyo sa mga opisina ninyo. Naintindihan naman namin yun. Ayaw nating magkasakit. Medyo mapinsala po yung virus na ito. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID kasi yung iba nagtatrabaho mula sa bahay. Meron na lang kayong mga specific assignments na binigay. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Paano po kaya yung mga meter ano pong tawag doon? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Palagi ko po nakikita yung poste nung pinagkukunan namin ng kuryente. Kasi nandun yung mangga. Araw-araw po nandun ako eh. Wala po akong nakitang isa man na tumingin sa metro namin eh. Ang ibig ko sabihin, sa panahong tayo ay nandun sa kalagayan ganun, paano naman na ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamamayan na lahat ng nangyari hindi natin pinagsususpecha ng Meralco. Sinasabi lang po natin, paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa ay tama? Kasi walang nakakalabas. Ang aming tingin dito, parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, pagkakaalam ko, in-average ninyo yung 3 buwan, pagkatapos presto, meron na kagad parang bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC?